Natapos na ang Grand Finals sa naging laban sa pagitan ng Onyx PH versus Aurora, noong saan tuluyan na ngang nakuha ni Kelra ang pinakaunang kampyonato niya sa MPLPH. At sa ipinakita ko nga kagabi sa inyo, abay sobrang daming posts nitong si Kelra sa kada season na matatapos noon na parating niyang sinasabi ang mga katagang magcha-champion rin ako. Pero alam nyo ba na ayon sa kanyang naging interview pagkatapos ng laban niya sa Aurora ay naisip niya na pala na baka may sumpa siya dahil inaakala niyang mawawala na naman sa kanyang kampyonato ng MPLPH dahil nangyari na nga di umano ito noon sa kanya. Pero teka, kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng kwento ha? Itabi mo at ako na kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan. Tara! Una-una ay suggest na kung gusto mong mapanood ng buo ang interview ng Onyx PH at Aurora, abay pwede mong bisitahin mismo ang channel nina Ron, Not The DJ at The Makey Basement dahil sila talaga yung mga lehitimong mga source. Pero dumako tayo sa huling laban na mismo ng Aurora versus Onyx PH, kung saan alam nyo bang nasagad na ng Aurora ang koponan na Onyx PH noong mga oras na yon? Ang ibig kong sabihin na nasagad na nila yung Onyx PH, abay eto nga ay dahil wala na silang mailalabas na strat o draft noong mga oras na yon dahil ang huling game nila ay hinayaan na sila ni Coach Why Not na i-pick yung mga hero na comfort nila. Kumbaga hindi na ito yung usual na ginagawa ng isang team kabatang na may mga plano o pattern sa kanilang mga draft na sinusunod dahil ipinagkatiwala na sa kanila ni Coach Why Not na i-pick nila yung mga hero na alam nilang comfort nilang matatawag. Kaya kung mapapansin mo si Kirk, naka-edit, si King Kong gamit yung pangmalakasan niyang Soyu, si Super Friends, naka-Bexana, lalo na si Kelra naka-Beatrix na alam nating pang malakasang hero talaga nitong taong ito at itong si Brusco na hawak-hawak ang kanyang jaw. In short, baka inaakala niyong napaganda ang draft nila dahil ito yung mga hero na kilala sila, abay ayon nga mismo kay Kelra kanya-kanya na sila nagpagkuha sa kanilang mga comfort pick at ang iniisip na lang nila ay magalingan na lang di umano ang labanan. Pero dito mo makikita kabatang na nawala na yung composure ng kanilang team na may mga sinusunod pa sila sa draft bagkos nauwi na sila sa puntong ilaban na lang ang Game 7 sa pagkuha ng mga comfort pick. At hindi lang yan kabatang ang naging struggle ng Onyx bukod sa wala na nga silang draft na sinusunod abay maging ang kanilang mga players ay may mga hindi na rin naiisip na maganda noong Game 7. Kagaya na lamang ni Kirk na inaming pressured na siya noong mga oras na yon dahil syempre ito rin yung pinakaunang Grand Finals appearance nitong taong ito at ito rin yung pinakaunang laban niya na umabot sa Game 7 kaya palakasan talaga ng tibay ng loob ang labanan. Sumunod si Brusco na ayon sa kanya wala na sa pindot yung nangyayari ng Game 7, pati bayan na mismo ng mentalidad na hindi talaga pwedeng bumitaw yung paraan mo ng pag-iisip at dapat manatiling kalmado lang dahil noong mga oras na yon, nag-aantayan na lang sila kung sino ang unang magkakamali. Pero ito yung para naman kay King Kong na yung umiikot pa lang shot call sa kanila noong mga oras na yon ay tinanong niya mismo ang apat niyang makasama kung kaya ba ng mga ito na mag-def sa gagawing pag-push ng Aurora sa bottom lane na kung saan ang naging call nila ay hindi nga kaya na i-def at dahil doon nagpasya siyang umuwi na lang para tumulong sa mga ito. Ang kaso nga lang kung mapapansin mo si Demon Cat mismong yung Aurora ay nag-iisip rin kung ano ba yung magiging galaw ng Onyx PH noong mga oras na yon na kung si King Kong ba ay magrerekta sa top lane o uuwi ito para sumama sa pagde-def. Isa kasi ito sa naging error una pa lang ng Aurora kabatang na noong lumabas yung Lord na ang pinakaunang dapat talaga sana nilang ginawa ay ayusin yung wave management ng mga lanes. Pero makikita mo na habang pababa yung Lord, sinasabayan lang nila ito pababa at hinayaan na yung ibang mga lane kaya nagkaroon ng chance ang tumulak si King Kong sa top lane.
Pero mamaya natin pag-usapan yung error sa Aurora Kabatang. Mag-focus muna tayo sa mga nasabi ng Onyx PH na kung saan ayon nga ng dahil rin sa ginawa ni King Kong ay nalito yung Aurora dito. Pero hindi alam ng Aurora na maging ang Onyx PH ay nalilito rin syempre kung ano ang kanilang gagawin dahil nag-call na nga sila na hindi kayang mag-death kapag wala si King Kong. Pero ito ang mas matindi, yung kay Kelra, na maging siya ay hindi na rin maganda ang tumatakbo sa isip niya noong mga oras na yon dahil magmula nang mabaliktad sila sa Game 5 at Game 6, abay dito na niya naiisip na baka may sumpa talaga siya sa MPL dahil matutulad na naman yata ito noong laban nila sa Blacklist. Nasa mga hindi nakakalimot na dyan, yung MPL PH S7 Grand Finals sa pagitan ng BL versus Exe ni Kelra, abay nakuha na ng Execration ang 3-1 sa Blacklist at isang panalo na lang sana kampiyon na agad sila noon. Pero mula 3-1 ay nagawang ma-4-3 ng Blacklist ang score na kung saan ito nga ay sobrang tumatak kay Kelra na kung yung matatandaan ito pa yung naka-savage siya na buo akala nila kayang-kaya na nilang tapusin ang laban noong mga oras na yon. At yun, rin yung nasira ang halaman ni Oh My Venus na kitang-kita sa camera na nagalit siya kay Wise na hinampas niya pa ng unan, walang jo, na halaman yan panira ng moment. Pero yun na nga, mabalik tayo kay Kelra na yung mentality niya ay hindi na rin nga okay noong Game 7 kontra sa Aurora dahil nga nag-overthink na rin siya na ibig sabihin yung mga membro ng Onyx PH ay talaga namang nasa hindi na rin magandahang kalagayan ng pag-iisip noong mga oras na yon. Pero dito na tayo mapunta sa Aurora. Dahil nga syempre my lord na nakapasok sa mismong base ng Onyx PH, na ibig sabihin ang call nila rito ay pwede lang sabayan ang lord at subukang tapusin ang laban. Pero una, nagkaroon sila ng pag-aalinlangan dahil kay King Kong na nasa top lane, kaya kung mapapansin nyo, mag-DTP pa sana si Demon Kite pero hindi naman ito tinuloy. Pero dahil doon sa pag-hesitate niya, may nasayang na ilang segundo na makapal pa sana ang HP ng Lord. Ayon kay MTV, hindi pa dapat endable noong mga oras na yon at hindi dapat nila dapat yon na pinipilit. Pwede lang nilang hayaan na tuluyang matunaw yung Lord at makapag-def ang manating Onyx PH. Pero hindi niya rin di umano masisisi ang mga players na noong makita o nakita ng mga ito na nakapasok ang Lord ay naisip na nilang sumabay at tapusin. Ngayon, nakanino ba ang error kabatang? Ang sagot ay lahat sila nakakommit ng malalang error sa huling team fight. Una, yung pag-hesitate ni DK. Pangalawa, yung ulti ni Yue na walang tinamaan. Pangatlo, yung talon ni Edward na wala rin tinamaan at sobrang lalim sa mapa. Pang-apat, yung call ni Renny J. Mapapansin mong bago mag-ulti si Edward, nag-advance si Renny J, na ibig sabihin nag-call siya dito malamang napapasok sila, pero bigla siyang nagdalawang isip dahil sala yung ulti ni Edward. Pero may chance sana siyang bumawi noong lumapit si Brusco at nag-aakmang sisipain na si Yue. Pwede niya sanang itulak yon papunta kay King Kong sabay ulti at ito sana yung fofokosan ng kanilang team noong mga oras na yon. Pero syempre, hindi ganun kadali yun kabatang, dahil sa ganitong sitwasyon, kailangan mo talaga ng matibay na mentalidad, yung tipong mabilis mong maiisip na yung ganitong klase ng mga options sa ganitong kakrusyal na pangyayari. Kumbaga, pag nandun ka, labo-labo na ang tumatakbo sa utak mo dahil bawal nang ang magkamali nung mga oras na yon, at dito sila tuluyang natalo ng Onyx PH. In short, lahat ng mga member ng Aurora ay nagkamali. Siguro si Doming lang yung masasabing hindi naman talaga gagawa ng kahit na anong desisyon noong mga oras na yon, bagkos mag-aantay lang talaga siya sa gagawin ng mga kasama bago kumuha ng pwesto. Ibig sabihin rin noon kabatang, walang dapat sisihin sa kanya dahil halos lahat sila ay nag-ambagan sa magkakasunod na error na kanilang nagawa, at ito kasi yung pinaka-importante sa isang shot caller kabatang, lalong-lalo na sa mga itong kakrusyal na mga laban.
Pero isipin mo kabatangha, lamang na lamang pala sana ang Aurora noong mga oras na yon mula sa draft na nasagad na nila yung Onyx PH, maging sa pressure nararamdaman nitong mga players ng Onyx, maging yung mentalidad nila na nag-o-overthink na nga itong sina Kendra, na lamang talaga dapat yung Aurora. Nagkataon lang talaga na sila yung unang nagkamali sa huling teamfight. Pero ikaw kabatang, ano ang basa mo sa naging error ng Aurora sa huling teamfight kabatang? Bay, aantayin ko yan dyan sa ibaba. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa naging huling laban ng ating mga pambato sa Grand Finals ng MPLPH Season 14. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Kwentuhan ulit tayo bukas ha. Hanggang sa muli. Paalam!